Dahil nga nakagraduate na si Apollo sa kursong accounting, ay naganap na siya ng trabaho at meron na siyang schedule for interview at muli ay nakasupport na naman si Cassandra sa kanya at ang pagsakay nila ng jeep ay nakasakay nito ang nani nitong umiwan sa kanya kung kaya't nagtatakbo itong pababa ng jeep at doon ay nag-iiyak at naglabas ng sama ng loob na hindi na niya kailangan pa ang nani niya pagkat nabuhay naman siyang mag-isa. Sinamahan naman siya ni Apollo at sinabi nitong andito lang siya para kay Cassandra. At bunga nga ng pagsusumikap ni Cassandra ay nakapasa na ito papuntang UK bilang nurse at nangako si Apollo na mag-iipon din ito para sumunod sa kanya doon at doon na din magtrabaho para magkasama na sila. Habang nagtatagal ay lalong nagiging strong ang relationship ng dalawa. Sinisigurado nila na nagkakaroon sila ng oras para sa isa't isa. Andyan na kumakain sila sa labas o pinapanood ang paglubog ng araw sa tabing dagat. At nakatanggap si Apollo ng message na pinapatawag siya ng babae nag-assist ng scholarship grant at nakipagkita nga siya dito. At sa pagkikita nilang yon ay malalaman na ni Apollo ang katotohanan kung bakit siya binigyan ng mga ito ng scholarship. Ito ay upang gawin siyang isang undercover agent sa pagsugpo ng mga kriminal. Ang nasabing babae ay may posisyon sa Criminal Investigation Bureau at matagal na niyang minamanmanan si Apollo dahil nakita niya ang malaking potensyal nito na maging isang magaling na undercover. Tinututukan ng babae na masugpo ang malaking organisasyon ng Tatsulok na ayon nga dito ay involved ito sa isang drug trafficking pati na din sa human smuggling at ito nga ang nakapatay sa ama ni Apollo ay isang miyembro ng Tatsulok. Isang mababang miyembro. Naalala nga ni Apollo na may tatak ng Tatsulok ang mga tao ng holdup sa kanila. Gusto nitong papasukin sa organisasyon si Apollo upang malaman nito ang mga unidentified na malalaking members nito at yun ay kung tatanggapin ito ni Apollo. Pinag-isipan ni Apollo na maigi kung tatanggapin nga niya ang inaalok nito at nagpunta nga siya sa puntod ng ama at doon ay nakapagdesisyon na siya na tatanggapin na ang alok nito upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ama niya. At sa sumunod na pagkikita nila ni Cassandra ay naging malungkot si Apollo pagkat hindi niya alam kung hanggang kailan matatapos ang mission niya. Nakabaliktara naman ni Cassandra na nakapagdesisyon na hindi ito tutuloy sa UK para hindi malayo sa kanya. Na ikinagulat naman ni Apollo at sinabing huwag limitahan ang sarili nito na mag-grow ng dahil lamang sa kanya. Na hindi maintindihan ni Cassandra kung kaya't napilitan na siya ay sabihin na madedestino siya sa malayong lugar at hindi niya alam kung kailan babalik. At nang nag-alok si Cassandra na sasama siya ay tinanggihan niya na gaya lamang ng bilin sa kanya na hindi dapat palaman ninuman ang mission niya para din sa kaligtasan ng mga mahal niya sa buhay. Umalis si Cassandra na masama ang loob sa pagkakaalam na maiiwan na naman itong mag-isa. Umalik nga si Apollo sa bureau upang ipaalam na tinatanggap niya na maging isang undercover agent at sinimulan na rin nila agad ang pagtitraining niya. Araw-araw ay pinapalakas niya ang katawan at sinasanay sa pakikipaglaban upang maghanda sa bagong mundong papasukin niya. Naging masigasig siya sa bawat araw at pinanghahawakan na mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ama niya. Nagsanay din siya sa paghawak ng baril pati na din sa pakikipaglaban. Isang gabing papauwi na siya ay may mga lalaki nag-aabang sa kanya at pinagtulungan siya. Sa dami nila ay hindi ito kinain ni Apollo at isinakay siya sa isang dumating na puting van. Dinukot si Apollo at pinahirapan ng mga ito. Tinatanong kung sino ang kakilala niya sa bureau at sino ang nagpasok sa kanya sa ehensya at kung ano-ano pa ang mga plano nito. Habang walang sinasagot si Apollo ay patuloy lamang siyang sinasaktan ng mga ito. Bugbog sarado ng katawan ni Apollo ngunit hindi pa rin siya nagsasalita ng tungkol sa ahensya. Inabot pa na kinuryente siya ngunit hindi pa rin siya nagsalita. At nang tanungin siya kung bakit hindi siya nagsasalita ay sinagot niya ito na wala namang kwenta na magsalita pa siya dahil kahit magsalita siya ay papatayin lang din naman siya ng mga ito at laging ang pipiliin niya na gawin ng tama kahit pa ikamatay niya ito. Dahil sa paninindigang ito ni Apollo ay pinakawala na siya ng kusa ng lalaki at hinayaan na siya na makalabas sa kulungan niya. Binaybay ni Apollo ang lagusan palabas at nang makarating siya sa labas ay nawalan siya ng ulirat at nang magising siya ay nasa harapan na niya ang lalaking dumukot at nagpahirap sa kanya. At sinabi nitong congratulations pagkat natapos na niya ang training niya at naipasa na ang phase 3. At noon nga din ay lumabas ang babae nag-recruit sa kanya, nagpasok sa kanya sa ehensya
siya at muli ay binati siya nito at sinabihan na ipahinga na ang katawan at magpalakas pagkat mas mahirap pa ang maaari nitong danasin sa tatsulok. Subscribe na mga kachika para laging updated sa susunod pang mga episodes.